Hindi naman makapaniwalang kaanak ng estudyante ang nagdaganan ng cement mixer sa kanyang sinapit. Ang driver ng truck naman ay abot-abot ang paghingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Mula sa Quezon City, nakatutukway si Susan Enriquez. Susan. Mike, alam mo, itong estudyanteng nasawi ay solong anak. Ito yung nasawi dito sa malagim na aksidente kaninang umaga dito nga sa kanto ng Del Monte at Araneta Avenue. Yung driver ng cement mixer ay nakausap na ng ilang kaanak itong nasawing estudyante. Abot-abot yung kanyang paghingi ng tawad at sabi naman ng mga nakausap na kamag-anak ay pinapatawad nila. Pero siyempre, meron siyang kailangang panagutan sa batas. Agad nagtungo sa tanggapan ng Traffic Sector 1 si Sister Floricilia Inson nung nabalitaan ang nangyari kay Cherry Inson. Tiyahin siya at kasama sa dorm ni Cherry. Nag-aabang ng sasakyan si Cherry nang mahagip ng mixer na dumagan din sa isang pampasaherong jeep. Hindi makapaniwala si Sister Floricilia sa sinapit ng kanyang pamangkin na solong anak pa man din ng kanyang mga magulang. Aksidente at saka vehicular. Pero naman, yung mga driver dapat talaga mag-ingat din sila kasi tinan mo, inosenteng bata. Sa traffic sector, nakausap ni Sister Floricilia ang driver ng cement mixer na si Reynald Guarte na abot-abot ang paghingi ng tawad. Sa amin lang, ako na in behalf of my family, I say, we forgive you. God forgives. Always forgive. Maski anong kasalanan, yan hindi mo kasalanan. Kaya lang may nangyari. May namatay. Kaya sabi niya, batas. Kuhanin mo rin ang batas. Sige. Kaya nga po dito ako dumiritso pa. Nahaharap si Guarte sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide with physical injuries and damage to properties. Bukod kay Cherry, siyang pa ang nasaktan kabilang ang mag-asawang pedestrian na nananatili sa isang private hospital. Kwento ng jeepney driver, nagulat na lang siya nang tumagilid ang cement mixer. Inabong niya daw po yung stoplight kasi galing sa loob ng Del Monte. Parang doon nila nakita galing sa loob ng Del Monte. Yung naalanganin po sa stoplight, nag-red. Kinanan niya. Pero itinanggi ito ng driver ng cement mixer. Nawalan daw ng preno ang sasakyan kaya bumangga ito sa barikada sa bahagi ng kalsada na hinukay ng isang water concessionaire. Sa lugar na yon nakatayo si Cherry at ang mag-asawang Emilio at Consuelo Bruan. May biglang kumalansing sa bandang kanan ng sasakyan sa uluhan. Pumitik po ako ng preno para titingnan sana para maghinto ako. Ngayon ayaw na maghinto ma'am eh. Diretso na yung takbo. Talagang wala na yung preno ngayon dahil wala na pong gulong sa harapan po eh. Tanggal na po yung pinaka-ehiho sa harapan mo. So, galing siya saan? Hapon na nang may alis yung cement mixer dito sa kantong ito ng Araneta Avenue at Del Monte Avenue at bagamat tumapon nga dito yung semento ay naialis na ito ng mga tauhan ng MMDA. Pero may bakas pa rin nung nangyaring aksidente dahil nakikita natin may mga bubog pa rin dito na naiwan at actually may mga bakas-bakas pa rin nga ng dugo. Pero sa mga oras na ito ay hindi naman ito nakakaapekto sa daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Araneta Avenue at Quezon at Del Monte. Mike? Susan, may impormasyon ba dyan kung saan punto namatay si Cherry? Agad-agad ba nung siya nagdanganan ng truck o may nakalipas pa na ilang minuto o oras man bago siya tuluyang nalagutan ng hininga, Susan? Ayon doon sa mga nakausap nating investigador ng Traffic Sector 1 ng CPD ay parang dead on the spot na itong si Cherry dahil nga sa siya yung nadaganan mismo nitong cement mixer. Pero gayon pa man, bagamat nakita nila na parang talagang wala ng buhay itong si Cherry, ay isinugod pa rin nila ito sa paggamutan. Yun nga lamang, pagdating talaga nito sa ospital, ay wala nang nagawa ang mga doktor doon sa pinagdalhang ospital dahil sa tindi ng tinamon itong pinsala sa kanyang katawan. Mike. Maraming salamat, Susan Enriquez.